Good day mga ka-sports natin dyan, Akari Chargers. Inaasahan ng mga fans nito na mas malakas sila ngayong paparating na FIVL All-Filipino Conference 2024 hanggang 2025 na magsisimula nga sa November 5, kung saan ang ating Akari Chargers ay dumaan nga sa matinding pagsubok dahil ng battle for gold nga nila kontra sa Creamline Gold Smashers ay nabu nga sila. Maraming ang mga nabu gaya ni Madrigal, ay Bilaksi, Gretchel Soltones at halos karamihan nga ng Akari players ay nabu sa arena dahil yan sa mala controversial nila na pagkapanalo raw sa PLDT. Duda kasi ng ibang mga netizen na talagang nadaya nila ang PLDT. Ngunit pinatunayan naman ng Akari Chargers na talagang hindi naman sila ng daya dahil lumabas naman ang katotohanan para sa committee ng FIVL ay walang dayaan na naganap. At marami naman nagsasabing netizen na umaasa lang sa import ang Akari Chargers at banta pa nga ng ibang mga netizen na magkakasubukan daw ngayong All-Filipino Conference kung talagang papalag ang Akari. Ngunit alam nyo ba na ang Akari Chargers ay solid draw ang nasabi nating lineup ngayon dahil bumalik na ang kanilang mga kako-teammates. Alamin natin ang buong lineup nila at mapanindigan kaya nila na pasok sila sa Final Four sapagkat nagkaroon nga sila ng podium finish ng Reinforced Conference ng Invitational ay umatras sila ngayong Filipino Conference, hindi kaya na muli na naman silang babagsak sa wala. Alamin ang buong detalye, pero bago ang lahat, subscribe ka muna. Click ang ating notification bell para lagi kang updated sa lahat ng issues sa volleyball. Susunod na. Akari team, kumpleto na nga ang kanilang full lineup dahil bumalik na ang kanilang mga star players na galing sa Alas Pilipinas at bumubuo na nga sila ng pinakamatinik na kanilang first six para nga isabak sa paparating na FIVL All-Filipino Conference na magaganap nga sa November 5. At alam nyo ba na talagang paninindigan nila na hindi na sila malalaglag sa Final Four at talagang sisiguraduhin nila na magkakaroon sila ng podium finish at hindi nga mauwi sa wala na naman ang kanilang pinaghirapan. Dahil nga marami nagsasabing netizen na umasa lang sila sa import pero ngayong Filipino Conference ay malakas talaga sila. Eto na ang kanilang first six. Gretchel Soltones, outside spikers. Si Soltones ay isa sa mga pinakamagaling na outside spikers at sobrang dami niya rin na nasungkit na mga award ng panahon niya sa kanyang collegiate career at sa pro ay meron na siyang napatunayan. Subalit sa kabila ng kagalingan ni Gretchel Soltones ay kinaiinisan siya ng karamihan ng netizen dahil nga sa kanyang pagpaparinig sa kanyang Twitter post na sinabi niya nga na dahil na kung saan nga ay sumikat ito. Ito ay tinutukoy raw di umano sa nasabi nating Creamline players na naglasing-lasingan at nagpa-party-party kung kaya hindi raw natuloy ang laban. Iyan naman ang sabi ng karamihan ng netizen bagamat ito ay pinabulaan ni Gretchel Soltones. Ngunit aasahan natin si Soltones na talagang kakataw siya sa paparating na All-Filipino Conference. Dumako naman tayo sa kanyang ka-tandem. Ang pagbabalik ng galing sa Alas Pilipinas na si Faith Nisperos. Outside spikers na isa rin sa mga matangkad magaling itong si Nisperos at meron na nga siyang napatunayan pagdating sa International Games. Makailan beses rin sila nagkaroon ng podium finish matapos ngang talunin nila ng 2 beses ang team ng Indonesia. Isa si Faith Nisperos sa kabilang nga sa Alas Pilipinas players na sunerte rin dahil nagkaroon ng medalya. Bagamat si Nisperos minsan ay off ang laro pagdating nga sa Alas Pilipinas dahil binabangko siya, pero magaling naman talaga ito at marami siyang nakuhang experience pagdating sa International Games. I hope na madadala niya ito pagdating nga dito sa kanilang laban sa All-Filipino Conference at makakatulong siya ng malaking puntos kay Gretchel Soltones.
tingnan natin kung hahataw ba talaga ang tandem ni Gretchel Saltones and Faith Disperos. At dumako naman tayo kay Camille Cal, ang setter ng Akari Chargers. Magaling naman itong si Camille Cal. Wala naman tayo sa kanyang masyadong mako-comment sapagkat kumahataw naman siya at pumupuntos. Kaso minsan ay nagkakaroon nga rin siya ng mga hindi magagandang set, lalo ang kanyang services ng finale nga ng laban nila kontra sa Creamline ay sumasablay. Konting adjustment pa at alam ko hahataw yan at mabawi si Camille Cal. At pagdating naman sa kanilang libero, walang iba. Lalayo pa ba tayo kay Danny Ravenna na, ang anak ni Bozzy Ravenna na isa rin sa mga talented na libero, kung saan nga madalas rin siyang nababash, pero kita naman natin na talagang kinandahan naman ni Danny Ravenna ang kanyang performance pagdating nga sa kanyang mga naging games, kung kaya nga minsan ay talagang kinabibiliban rin siya ng ibang mga netizen, lalo na ng mga fans nga ng Akari. At napansin-pansin kasi na talagang lumalaban naman itong si Danny Ravenna. Speaking sa palaban, dumako tayo sa middle blocker, narito na nga ang galing sa Alas Pilipinas na si Fifi Sharma, na mayroon na rin napatunayan at nagkaroon ng podium finish pagdating sa kanyang international appearance, kung saan nagkaroon na nga siya ng 2 bronze medal. Grabe rin kasi ang ipinakita ni Fifi Sharma. As a middle blocker nga ay hindi talaga siya nagpahuli pagdating sa international game, at nang nasa Alas Pilipinas siya, kitang kita natin na talagang humataw naman itong si Fifi Sharma at inilaban niya naman, kung kaya nga nanalo sila kontra sa team ng Indonesia, at madalawang beses pa nga nila itong napataob. Ngunit pagdating nga dito sa Akari Chargers, makahataw kaya si Fifi Sharma at matalo nila ang mga malalakas na team kagaya nga ng Creamline Cool Smashers, na hindi sila nanalo ang kanyang ka-teammates kahit isang set. Makabawi kaya ang kupunan ni Fifi Sharma? Aabangan natin ang paghataw ni Fifi. Speaking sa isang palaban, narito pa si Ezra Madrigal na isa sa mga middle blocker rin na masasabi natin na nakatulong pagdating nga sa kanilang podium finish. Matapos nga na si Ezra Madrigal ay naging mala controversial ang issue sa kanya at nabunga siya at marami pang ginawang pangbabas sa kanya ng mga netizen, pero sana ay hindi na ito mangyari dahil marami nga nagsasabi rin na hindi kasalanan ito ni Ezra Madrigal if ever na-net touch siya. Ang kinakailangan ditong sisihin, di umano sabi rin naman ng ibang mga players lalo na ni Kat Arado, wala naman daw kasalanan dito si Ezra Madrigal. Ang kinakailangan daw dito talaga na medyo ang sisihin ang referee if ever na meron daw talagang pagkakamali ang players. Kaya nga may referee, dahil kahit naman sino raw, sabi ni Kat Arado, hindi aamin dahil lahat naman daw sila naghihirap at gusto nga nila na maipanalo ang laban. Gayunpaman, kung ako inyong tatanungin, kinakailangan si Celine Domingo sana ang kasama sa first six. Bagamat kasi nakita naman natin na medyo meron nga siyang minor injury, baka hindi pa ito palaruin sa paparating nga na PBL All Filipino Conference. Baka mas kinakailangan kasi na maging 100% na okay na si Celine. Pero swak sana kung si Celine at si Fifi Sharma ang tandem, dahil si Celine Domingo sobrang dami niya nang napatunayan. Meron na siyang Best Middle Blocker Award at meron na siyang Final MVP Award. Pero speaking sa palaban, narito naman ang ating Barbie Ivy Laksina, ang opposite hitter na talagang humahataw nga pagdating sa kanyang karera, kung saan nga mga ka-sports natin dyan ang silver medalist nga na nakanyang ngang nakamit na tagumpay. Ito ay isa sa mga pinakamataas ng medalya na nakuha niya pagdating sa kanyang karera sa pro. Noon nga ay may bronze medal na siya sa F2 Logistics, at eto naman ngayon sa Akari meron na siyang silver medal. Humataw kaya ng gusto si Ivy Laksina pagdating sa All Filipino Conference, at matalo kaya nila ang mga malalakas na team kagaya nga ng Signal HD Spikers, PLDT at Creamline Cool Smashers, na talagang masasabi natin malalakas na team. At syempre nariyan pa ang nasabi nating Solar Spikers, na isa na rin sa mga team na masasabi natin threat rin para sa pupunan nga ng Akari. Baka doon pa lang ay ma-challenge na sila. Pero syempre alam natin na si Ivy ay palaban yan. Itingnan natin kung talagang hahataw ng gusto ang
ating Barbie Ivy Laxina. Dahil nga, isa naman talaga siya sa mga masasabi natin magaling, ngunit medyo maangas lang ang tingin ng iba, kaya nababas siya. Pero mabait yan si Ivy Laxina. So ayan na nga mga ka-sports natin dyan, inyo nang nakita ang first six full loaded lineup nga ng All-Star ni Coach Taka. Sa tingin nyo mga ka-sports natin dyan, kayanin na kaya ng team ng Akari Chargers na muli silang mapanatili na makuha nila ang kanilang top 4 na standing at magkaroon sila ng gold medal. Kung sa tingin nyo ay kayang-kaya na ng Akari Chargers ang kanilang star player na makapasok nga or makasungkit ng ginto, comment naman kayo sa baba. Yan muna pinaka-latest natin sa mundo ng volleyball. At para hindi ka muli sa lahat ng issue pagdating sa larangan sa volleyball, subscribe na. Thank you so much. God bless.